Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Kamusta po kayo? Ito na, breaking news tayo. Hawak na po ng bansang Pilipinas ang bagong FIBA Basketball World Cup record. Ha? Hindi naman po yan sa larong basketball. Ito pong hawak ngayon ng Pilipinas ay ang new attendance record dyan po sa Philippine Arena. Kasi po ang FIBA World Cup record sa attendance ay 32,616. So far, 43,000 tickets have been sold at 3,000 na lang ang talagang ibinibenta dyan po sa box office. With 4,000 expected from media, official staff, VIPs and teams. Nako, grabe na to. Sila po ay umaasa na magkakaroon tayo ng audience of over 50,000. So, record-breaking to, it's mga kababayan, kasi yun nga, yung World Cup record is 32,616, pero ang nabenta ng ticket, nako, mahigit 50,000. Alright, so, ulitin ko ha, ang nabenta na pong tickets ay 43,000 tickets sold, at nako, ang dami pa pong binibenta, andyan po sa, ano, sa box office. Masasabi na natin, as of total count as of today, awak na ng Pilipinas. The Philippines now officially holds the attendance record in a FIBA game. Yan. Alright, at ito, nitingnan ko yung mga comment dito. Ang dami pa rin talagang negatibo sa buhay. Imbis na maging masaya na lang at nahawakan ng Pilipinas ang record, ito, marami pa rin negatibong komento. Sabi, sa bigas daw nagreklamo. Pero sa ticket, kahit mahal, sold out daw. Ayan ang sinasabi ng mga kababayan natin. Basta ang masasabi ko, ang mahal ng bigas ngayon. Ito na mga kababayan, minsan lang ito mangyari. Susuportahan natin ang ating pag-host dito sa FIBA World Cup. Diba, isa po itong paraan para ma-promote ang ating bansa. So sa mga nega dyan, medyo intindihin natin, intindihin na lang natin. Hindi naman natin inaasahan na talaga mananalo tayo dito eh. Umaasa tayo sa milagro mula sa langit. Kasi alam naman natin, grabe ha. Grabe yung mga makakalaban natin to dits. At dito nga sa Asia pa, hirap na hirap tayo, doon pa sa buong mundo. Pero importante, lumaban tayo. Yun po ang importante. Hindi naman pwede na hindi ka pa lumalaban, talo ka na. At least lumaban tayo, at least kumilos tayo. Ginawa natin lahat ang mga kaya natin para manalo. Kahit matalo man, okay lang. Diba? Kaysa naman yung wala kang ginawa. At ito mga kababayan, yung ating schedule. Ito yung schedule ng Gilas Pilipinas dito sa 2023 FIBA World Cup. Ha? So, itong Pilipinas, itong Gilas Pilipinas, ay ito nga, host tayo kasama yung Japan at Indonesia simula ngayong araw na ito, August 25. At tayo po ay nasa Group A. At ang mga kalaban natin ay Dominican Republic, Italy at Angola na mga teams na kahit yung mga nagdaang panahon ay hindi pa natin tinatalo. So, lagi po tayong all outs dito. Pero sabi ko nga, at least nag-try tayo na lumaban. Noong 2021, natalo po ang mga Pilipino sa Dominican Republic dyan sa 2021 FIBA Olympic Qualifying Tournament. At dun sa 2019 World Cup, talo rin po ang mga Pilipino sa Italy at sa Angola. Wherein sila magkakasama dun sa isang grupo o sa same group. So ngayon, balik si Jordan Clarkson sa atin. Ito pong NBA player. So, siya ang mag-spearhead sa ating team, Gilas Pilipinas. Kasama rin dyan si Kai Soto. So, pagdasal na lang natin ang milagro. At ito yung schedule ha. Itong Gilas Pilipinas ay may ikipaglaban sa Dominican Republic para sa World Cup opener.
dyan sa Philippine Arena dyan sa Bulacan bago ito lumaban sa Angola at Italy dyan sa Araneta Coliseum. Alright, so ito yung schedule ng Gilas Pilipinas. Yung mga kung may pagkakataon kayong pumunta, suportahan po natin itong Gilas Pilipinas. So, ang laban mamayang gabi, alas 8 ng gabi, August 25, dyan po sa Philippine Arena, ang kalaban po ng Gilas Pilipinas ay Dominican Republic. At sa August 27, ganun ding oras, alas 8 ng gabi, pero dito po sa Araneta Coliseum, ang kalaban po ng Gilas Pilipinas ay Angola. At sa August 29 naman, alas 8 rin ng gabi, dyan din po sa Araneta Coliseum, ang kalaban naman po natin ay Italy. Ayan po yung ating mga schedule dito sa FIBA World Cup 2023 FIBA World Cup. Sa mga negative dyan, supportahan na lang natin itong ating mga players. Wala talaga tayong magagawa, matatangkad sila eh. Sabi ng iba, bilog daw ang bola. Totoo naman, bilog ang bola. Problema talaga, mas matatangkad sila. Mas maganda nga siguro kung square yung bola. Kasi kaya-kaya gulangan ng mga Pilipino yan. Alam mo, maraming Pilipino magula. Pero ayan, mga yan, sanay na sanay sa bola, sa bilog. Ang tatangkad, tataas tumalon. So, pagdasal lang natin na huwag naman tayo magbuwang kawawa. Lumaban lang tayo. Sabi nga ng Gilas Pilipinas, puso. Puso. Ayun po ang importante. Kasi yung iba, sabi nila, wala tayong pag-asa dyan. At least nag-try, di ba? At least sumubok. Ayun naman po ang importante. So mga kababayan, yun lang po ang ating update dito sa mangyayaring FIBA World Cup dito sa ating bansa. Host po tayo, ha? Host tayo kasama ang Indonesia saka Japan. Tama ba ako? Alright, so muli, congratulations sa Pilipinas. Hawak na po natin ang highest attendance record in a FIBA World Cup game history. Nasa history na po ang Pilipinas. Hindi po dahil tayo po yung nag-champion sa FIBA World Cup, kundi champion po tayo sa pagsuporta. Grabe, 36,000 eh, ngayon baka lumampas pa tayong 50,000 sa attendance. Ewan ko kung magka-cash up sa Philippine Arena yun. Baka pati bleacher, pati yung bubo puno para umabot ng 50,000 megan. Alright, so ito naman, babasahin ko na yung comment ng Philippines Basketball. Patunay na kahit mahal ang tickets, mahal po kasi mga international player, mga sikat pong mga player siya na makikita lang natin sa NBA. Kahit mahal ang tickets, kaya ng mga Pinoy bumili at manood ng live world class FIBA Basketball World Cup Games. At sabi ng mga negatibo, mga nega, yan ang patunay na hindi naghihirap ang mga Pinoy. Ibig sabihin, fake news ang balita na madami ang naghihirap. Alright, so ayun lang mga kababayan, ha. Ako manonood lang ako sa sa dito online. Ang hirap pag pumunta ka doon. Sabi ko sa inyo, traffic dyan. Concert nga lang mas lalo na to. Mga bigating mga sikat na players na buong mundo ang makikita natin dyan sa FIBA World Cup. Alright, so ito, karagdagang info, 12,000 more tickets para maging 55,000 total capacity ng Philippine Arena. So, sobra-sobra na talaga. Sobra-sobra na ang ma-stranded. Sobra-sobra ang attendance, pero sobra-sobra din daw ang ma-stranded. Dahil sigurado yan, sobrang traffic niyan. Enjoy nyo na lang. Once in a lifetime yung experience na makapanood ka ng live. Alright, so yun lang po mga kababayan. Ingat po sa mga manonood po mamaya. Ingat po kayo. At ingat-ingat, maraming mandurukot dyan. Sasamantalin yan ng mga masasamang loob. Kaya ingat-ingat po tayo. Yun lang po. Wala na. God bless po.